So welcome back guys sa ating bagong video. Punta tayo ng Nasim. Papa-check up natin tong sasakyan. Kausapin natin si Kuya Eddie. Tingnan natin kung makita niya yung diferensya or may papalitan na pyesa. So samahan niyo ako. Ako lang mag-isa. Wala sila Mami at si Arkin. Nandun sa taas, iniwanan ko na dahil nga sa virus na yan. So guys, buti nandito si Kuya. Pa-check natin si Bogart. Dito na tayo guys. Sumarinig nyo. Dumi. Sandstorm. Ayun si Kuya Eddie. So ayun guys, bibili tayong pyesa, thermostat, tsaka water pump, tsaka coolant. Sira na tayo yung water pump ko eh. Tapos yung thermostat din, yun papalitan din. Ito yung thermostat, ito yung water pump. Dito yung water pump ko. Dito. Ito yung patura. Ito yung mud guard. Engine mud guard. Ito guys yung ilalim ng Yaris. Ito yung madalas sumasayad eh, pag ano. Pag humps. Nagpahit ako ng gulong eh, mas malaki. Hindi na nasayad. Dati nung stuck yung gulong ito, padalas sumasayad. Tsaka to. Okay pa naman yung ano niya. Dami. Power. Tubig ng radiator. So pasabay na natin guys yung brake pad. Kasi pampalitan na din. Last time ako nagpalit 2 years ago.
si paring Lip yung nagpalit nun. So, bili tayo ngayon. Additional. Sa gastos. Nakabili na tayo. Yung binili natin, original. Worth 165. Made in Thailand. Yung isang brand made in England. Nasa 80 real. Siyempre, bibili natin yung original para pang matagalan. So ito guys yung pinagpalitan na water pump. Ito daw yung tubig na tumigas. Yan. Tubig yan na tumigas. Kasama niya to. Ito niya. So yung dito sa likod na brake, adjust lang daw ni kuya. Hindi naman daw kailangan palitan. Yan, yung mga brake niya. Adjust lang daw yan. Pero yung nandun sa harap, yun yung binila natin ng brake pad, yun yung papalitan. Tapos yung sakto rin, yung ano, yung pinaka-coolant, papalitan daw yun every 60, ganyan, 60 kilometer. Yun yung pinaka ano, standard para maintain ba, hindi masira. So antay lang natin si kuya matapos. Tapos, alisa tayo. Brake pad. Palitan ni ko yung brake pad natin. Yung binili natin nakaraan. Special nuts. Kasi ito yung walang cover nung last time. Kasi nasira, tinanggal. So, binilang ko na lang na ito. Para di man ako basta-basta yung gulong. Kasi yung tatlong gulong, may cover yun. Ang galing. Ito lang bukod sa akin wala. Kaya pinalagyan ko na yung pot. Tuloy-tuloy pa rin yung ano. Yung tapon ng ano. Kulang. Sakto yung binigyan natin 1 litro. Bago ang papalit. Ito yung pinagpalitan guys. Video natin. Hindi ko pa nakita kung paano ito amin palitan. Ay ano, ayusin yung brake sa likod. Tanggal pala. Just...
nilalagay na ni Kuya yung thermostat. Balik na po yung nabalik natin yung grout. So nakabit na po yung belt. May stop na siya. Pwede po nagutan. Ayan guys yung ano coolant. 1 litro yan guys. Ito next natin papagawa. Bibigay tayo pyesa na ito. Ano tawag dyan kaya? Alternator. Alternator. So guys, papalitan natin yung bearing ng alternator natin. Akala ko bibili tayo ng bago eh. Pero ako si Kuya, 1,000 plus. Wala tayo pambili ngayon. So bearing lang daw muna ang papalitan. Okay na kesa wala. May drill in to. Let's have you. Karban mo na. The drill came on. So, sagira na. Sagira. So hi guys, ayun, nakabalik na tayo ng bahay. So yun nga, ang problema sa sasakyan, yung water pump. Yung water pump, tsaka alternator. At, ano pa yung isa? Alternator, tsaka yung thermostat. So bumili tayo ng thermostat. Nagpili tayo ng thermostat tsaka ng water pump. Tapos yung alternator. Nasira yung alternator dahil dun sa water pump. Yung water pump kasi may butas na may tagas. Tapos yung alternator nadamay siya. Pero swerte tayo dahil ang nasira lang is yung tawag dito, bearing. Kasi kung bibili tayo ng alternator na isang buo, 1,800 yung presyo. So wala tayong budget para dun sa ngayon. Tapos ayun, nagawa naman yung alternator, nagawa ng paraan. Tapos yung water pump, ayun, kung di nga naagapan yun, may chance na mag-overheat yung car. So payo lang din sa iba, huwag naramdaman yung may ganun na problema, pacheck nyo agad. Tapos yun nga, yung alternator, yun din yung nagkakos ng ingay, yung sinabi ko kanina sa first video sa yun sinabi ko kanina bago tayo malis, na may maingay. Yun yung maingay, yung sa alternator may nag ano kasi siya pag nag-i-spin siya, pag nag-i-spin siya, may tunog siya. So, ayun. So, ang conclusion dito, pag may car ka, dapat may pera ka. Kasi nga, pag wala kang pera, di magagawa. Matatengga yung sasakyan mo. Tapos, yung iba pang nagawa, pinagawa ko na rin yung, nagpapalit na rin tayo ng brake pad. Tapos, pinaayos natin yung brake niya sa likod, yung sa handbrake, hindi ko alam ang tawag doon. Makikita niyo naman sa video 'yon, in-adjust lang, walang pinalitan.
Tapos yun, swerte din kasi yung engine na engine coolant. So dapat pala every 60 km nagpapalit. Nagpapalit ng engine coolant. So yun, bumili tayong 1 liter at ilagay natin dun sa ano natin sa radiator. Expenses, umabot tayo ng almost 1,000 real, sa real ah. Kasi basta may inabot tayo ng ganong amount. Nasa 850 yan. Hindi umabot ng 1,000, 850 real yung nagastos natin para dun lang. So what more pa kung nagpalit tayo ng alternator. So blessed pa rin at naagapan, kasi kung hindi eh baka natirigan tayo sa daanan. So yun lang guys, thank you for watching and have a good night. Don't forget to like this video and subscribe to our channel, and see you sa next vlog. So bye bye.